Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Tigil mo na yung pagpupulboron mo kaya inaaratay ka na, inaaratay na kayong lahat. And aside from that, mag-step down ka na bago pa mahuli ang lahat. Kayo ang problema. Napapraning ka na, Marcos Jr., at ikaw, Lisa Ahas, Araneta Marcos, nabubuang na kayo. Alam naman ni Senator Aimee yung kababuyan ng ginagawa ni Lisa at yung kanyang kapatid. Alam niya yan. I think, napapraning na si Kuting. Bakit ka mapapraning? Bakit ka mag-iisip na may magdidisturb sa'yo? Kung ang mga taong bayan is satisfied sa performance mo. Pagkasun natin ngayon, sa totoo lang, masahal pa sila kaysa Tanday. Magugulat na lang ang mag-asawang yan sa gagawin paglusob ng taong bayan upang puksain ang ginagawa nilang pahirap sa mga Pilipino at isama na ang mga kabig niyang puro gahaman at kurap sa lipunan. Hindi nila magugustuhan ang parusang igawad sa kanila ng sambayan sa pwesto ang mga adik at mga pumuputol ng press freedom. Delikado ang bansa at mga kabataan natin kung magiging sunod-sunuran lang tayo. Nabudol tayo mga bumuto sa kanya. Dapat magising ang lahat. Padala sa suhol at pananakot, alang-alang sa kinabukasan ng bansa natin at sa kinabukasan ng mga mamamayan at lalo sa mga kabataan. Hashtag resign. BBM, yan ang pinakamagandang paraan. Hashtag withdrawal support kay BBM. Kailangan nang tapusin ang pambubudol. Dahil nasa silent marshal na tayo, laban, speak up. Dahil nahubaran na ng maskara ang totoong nagpapahirap sa bayan. Kaya naman, nagdedestabilisa kayong mga hinayupa kayo. Ikaw, Kuting, Lisa, you talk about national threat. Diba? National threat, itigil mo na yung pagpupulboron mo kaya inaaratay ka na, inaaratay na kayong lahat. And aside from that, mag-step down ka na bago pa mahuli ang lahat. If I were you, tandaan mo tong bunganga ko, Kuting. May power to. Diba? Sabi ko sa'yo noon, mananalo ka. Nanalo ka! Okay? Sinabi ko sa'yo yan. So, if I were you, para hindi ka rin malubog sa kumunoy dahil sa ginagawa mong threat sa buhay ng bawat Pilipino dahil sa pagiging pulboronic mo at pagiging walang yagbols mo, malulubog ka hindi lang sa kumunoy. Hihilain namin kasama yung ahas mong kasawa at sampu ng kanyang pamilya, hihilain namin lahat at mananagot kayo sa lahat ng ninakaw ninyo, paninira ninyo sa taong bayan, bribery and everything. That is national threat. Dahil sa pagnanakaw ninyo, ang bawat tao, bawat individual sa Pilipinas, dineprive ninyo ang karapatan nilang makakain ng tama. Dineprive ninyo ang kalayaan nila o karapatan nilang magkaroon ng trabaho. Dineprive ninyo ang kalayaan ng mga kababayan natin na makagalaw sa isang lipunan na free of pulboron. Kayo ang national threat. Kaya yung counter-counterintelligence na yan na pinareactivate mo, isang kapraningan yan. Kung meron, kung 100% na ang mga militar, ang AFP, ay nakikita ang isang gobyerno, ang isang administrasyon na tama ang ginagawa mo, there's no reason para ka maaning. Di ba? Ba't ka naaning? Kayo ang problema. Napapraning ka na, Marcos Jr., at ikaw, Lisa Ahas, Araneta Marcos, nabubuang na kayo. Yan ang epekto ng alak, yung mga illegal substance. Well, you know, yung illegal substance, pulboronic. Okay? Kaya ganyan ang utak ninyo. Tamang hinala. Tamang hinala na hanggang ngayon, si Lisa Smugs ay pinaghinalaan niya yung mga tao niya sa ahensya. Katulad na lamang ng Presidential Communication sa Office of the President, pinaghinalaan niya lahat. Kung wala kayong tiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo dahil pinagbibintangan mong babaeng ahas, ay mabuti pang umalis na kayo sa pwesto. Total, marami na kayong nanakaw, marami na kayong nakamkam, pero hindi namin kayo titigil. I know, pag dumating ang panahon na matanggal na namin kayo, mabuhat na namin kayo ng bonggam-bongga, pagbabayaran niyo lahat ang pangangamkam ninyo sa taong bayan. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Kumara na ng maskara, laban, speak up na lahat. Hindi nilang pinapatahimik ang mga bumabatikos at kumukontra sa kabulastugan nila.
patalsikin na dapat si PBBM sa lalong madaling panahon. Mag-ipon-ipon na dapat kasama kayo mga OFWs all over the world. Isigaw, gumalaw, sulong, tulong-tulong, wakasan ang mga pang-ape, walang malasakit, sindikato, magnanakaw sa kabanang bayan. Bansang Pilipinas, sulong, speak up pa more, gumalaw-galaw pa more, sulong. Tapusin na ang pamubunol ng mga Marcos, silent marshal na ba ito? At binubusulan ang mga against sa policy at wrongdoings ng administrasyon ni Cuteng. Marami nang ginagawa ng Malacanang, silent marshal na. Kayang sagutin ang pulboron issue, kaya takedown ng FB pages na lang ginagawa nila. Pati yung mga kagalang-galang natin dyan, dead ma lang din sa sobra ng 2023 allocated travel funds. Tahimik lang sila, baka naman mauwi sa limo. Pero nang manggagalaiti ang mga people of the Philippines sa mga ginagawa ng BBM admin. Patalikod talaga kung tumira sa mga kritiko nila. Marami na talaga ang ginagawa nila sa taong bayan. Binubusulan nila ang bibig para hindi makapagsalita. Ibang klase ang administrasyon ngayon, malala pa sa Marcelo ang datingan. Ayon lang binabati ko sila ay mga public officials kayo. Nakapag may nakikitang kamalian sa inyo, dapat talaga kayong punahin ng taong bayan. Dahil pera ng taong bayan ang pinapasahod sa inyo. At kaya kayo nasa posisyon ngayon dahil taong bayan din naglukluk sa inyo. Kung saan kayo sa ngayon. Sa panahon ni Digong, kahit ano pa sabihin mo sa kanya at sa administration niya, hinahayaan niya. Kaya nga lahat, nakakapagmura at lahat na lang pwede sabihin. Sobrang freedom of speech ngayon, mas malala pa sa panahon ni Pinoy at Gloria. Sana maraming makarealize niya ngayon. Ito na kundita ang ikalong martial law. Maghahari-harian na sila muli at baka gugustuhin nila, ipasara nila lahat ng table radio broadcast at pati na lahat ng communication. Kahit ano pa ang gawin ng patumbahin ang mga tao kung sila ay may dignidad sa lahat ng pinaglalaban. Hindi mo pa rin sila kayang patumbahin, lalo na't hindi kaya ng bilyon mo ang kanyang pagkatao. Mukal na po talaga at naghihimagsik ang galit sa puso ko sa mga nangyari. Sir Jay, bakit ganitong klase ang nailuklok natin para mamuno sa ating bansa? Walang pag-asa sa impeachment, yung gagong bubong Marcos yan. Hawak niya lahat ng sangay ng gobyerno. People power ulit ang marami kailangan. Marami nananalangin, yun ay mamalasin sila dahil maraming pinahirapan ng mga Pilipino. Sila nagkamkam ng salapin ng bayan. Ang right time na mag-seek in people power kasi ang mga taong bayan hindi maturuan. Kasi alam nila kung ano ang mali, hindi lang puro pangako, wala so, talaga yung tambalutos na yan. Sige, umpisahan ng bakbakan, sobra na. Para makikita nila ang bagsik ng mga Solo Duterte, walang ginawang hakbang si PBBM, kay tambalos-los, kadugo kasi. The design is coming month, January and February 2024. Maulit kaya yung nagkakaisa, mamamayang Pilipino. Paano po natin lalabanan ang droga ngayon? In nasa palasyo, yung nagdodroga din. Palitan yung nasa palasyo at ipalit yung agila. Tiyak malinis muli ang nasimula ng ama. Si BBM, tapos mga kamag-anak, tuloy nagmamando sa gobyerno, sa speaker at DOJ, kay Dilima, nakalabas. Tapos makabayan black na bulok marita sa Congress. Drug lord, welcome Madugan. Again. Inutil pala ang puta. Ilang taon na siya sa pwesto. Puro ang plano, ang nais, ang gusto. Yun pa rin ang narinig mo na balita tungkol sa inutil. Marcelo na sa Facebook. Victims, Maharlika, Asas Rogando Saso at Banat Bay. Ahas, huwag kang magkamali. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.